awang minimiti. Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave, Ave Maria. Bayang tinubuhay, ipinagdarasal ang kapayapaan nitong sanlibutan. Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave, Ave Maria. Simulan natin ang banal na pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo nawa ay sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kasihan mo kami ng iyong pagmamahal upang kaming nakabatid sa pagbabalita ng anghel tungkol sa pagkakatawang tao ng anak mo ay mapakinabang sa kanyang pagpapakasakit at pagkamatay sa krus sa pagsapit namin sa pagkabuhay niya sa langit sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsipo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Baruk. Lakasan ninyo ang inyong loob, mga kababayan, dahil sa inyo, buhay pa ang bansang Israel. Ipinagbili kayo sa mga dayuhan, hindi upang lipulin. Ipinasakop kayo sa iba pagkat ginalit ninyo ang Diyos. Nang maghandog kayo sa mga demonyo, sa halip na sa Kanya, nilait ninyo ang sa inyong lumikha. Kinalimutan ninyo ang Diyos na sa inyo'y nag-alaga sa pasimula at dinulutan ng pighati ang Jerusalem na sa inyo'y nag-aruga. Nakita ng Jerusalem ang parusa ng Diyos sa inyo at Kanyang sinabi, mga kalapit bayan ko, ako'y pinararanas ng Diyos ng matinding hirap. Ang mga mamamayan ko'y ipinabihag ng walang hanggang Diyos sa kanilang mga kaaway. Maligaya ko silang pinalaki, ngunit nanangis ako sa dalamhati ng sila'y kunin sa akin. Huwag sanang ikagalak ninuman ang aking kasawian. Naiwan akong nangungulila dahil sa pagkakasala ng aking mga mamamayan. Tinalikdan nila ang kautusan ng Diyos at ako'y naging isang bayang wasak at tiwangwang. Lakasan ninyo ang inyong loob, mga anak,
tumawag kayo sa Diyos. Pinarusahan nga niya kayo, ngunit hindi niya kayo pababayaan. Noon kayo ay lumayo sa kanya. Ngayon na may manumbalik kayo at maglingkod sa kanya ng buong pagsisikap. Ang Diyos na nagpadala sa inyo ng kahirapang ito, ang siya ring magkakaloob sa inyo ng tuwang walang katapusan pag kayo'y iniligtas na niya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Dinirinig ng may kapal ang mga may kailangan. Dinirinig ng may kapal ang mga may kailangan. Kung makita ito niyong mga dukha, sila ay sasamba sa laki ng tuwa. Dinirinig ng Diyos ang may kailangan, lingkod na bilanggoy di malilimutan. Ang Diyos ay purihin ng langit at lupa, maging karagatay naroong nilikha. Dinirinig ng may kapal ang mga may kailangan. Ang lungsod ng Siyon, kanyang ililigtas, bayang nasa Huday muling itatag. Noong mananahan ang mga hinirang, ang lupain do'y aariing tunay. Magmamanain ito'y yaong lahi nila, may pag-ibig sa Diyos ang do'y titira. Dinirinig ng may kapal ang mga may kailangan. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Papuri sa Diyos Ama, pagkatipi na hayag niya, hari siya ng mga aba. Alleluia, alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, bumalik na tuwang-tuwa ang 72. Panginoon, sabi nila, kahit po ang mga demonyo ay sumusunod kapag inutusan namin sa ngalan ninyo. Sumagot si Jesus, nakita ko ang pagkahulog ni Satanas mula sa langit, parang kidlat. Binigyan ko kayo ng kapangyarihang tumapak sa mga ahas at mga alakdan, at yumurak sa kapangyarihan ng kaaway. Walang makapipinsala sa inyo. Gayunman, magalak kayo, hindi dahil sa suko sa inyo ang masasamang espiritu, kundi dahil sa nakatala sa langit ang pangalan ninyo. Nang oras ding iyon, si Jesus ay napuspos ng galak ng Espiritu Santo at sinabi niya, pinasasalamatan kita, Ama, Panginoon ng langit at lupa, sapagkat inilihi mo sa marurudong at pantas ang mga bagay na ito at inihayag sa mga tao ang kalooban tulad ng sa bata. Oo, Ama, sapagkat gayon ang ikinalulugod mo. Ibinigay sa akin ng aking Ama ang lahat ng bagay. Walang nakakakilala sa anak kundi ang Ama, at walang nakakakilala sa Ama kundi ang anak, at yaong marapating pagpahayagan ng anak. Humarap si Jesus sa mga alagad at sinabi na hindi naririnig ng iba, mapalad kayo, sapagkat nakita ninyo
ang inyong nakikita ngayon, sinasabi ko sa inyo, maraming propeta at mga hari ang nagnanasang makakita ng inyong nakakita, ngunit hindi nila nakita. Hinangad din nilang mapakinggan ang inyong naririnig, ngunit hindi nila napakinggan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Maligayang pagdating sa dambana ng mahal na poong Jesus Nazareno. Ngayong araw na ito, ipinagdiriwang natin ang kapistahan ng mahal na Birhen ng Santo Rosario. Ang pagdiriwang na ito ay itinatag ni Pope Saint Pius V bilang pasasalamat sa tagumpay sa Lepanto noong October 7, 1571. Ang buong buwan ng Oktubre ay buwan ng Santo Rosario na kung saan hinihikayat ang bawat mananampalataya na magdasal ng Santo Rosario. Ngunit, ito din ay paalala sa atin na hindi lang sa buwan na ito magdasal ng Rosario. Ang pagdarasal ng Santo Rosario ay dapat araw-araw din nating ginagawa. Bakit? Sapagkat sa pagdarasal ng Santo Rosario, mas napapalapit tayo kay Kristo. Sapagkat ang Rosario ay pagninilay sa buhay ng ating Panginoong Hesukristo. Ang pagdarasal ng Santo Rosario ay magpapalalim ng ating pagkilala kay Jesus. At nawa, ang pagkilala natin kay Jesus at sa ngalan ni Jesus, maraming himala ang maganap. Tulad ng sa Ebanghelyo natin ngayon, na kahit na mga demonyo ay sumusunod kapag inuutusan sa ngalan ni Jesus. Kaya nga mga kapatid, mapalalim nawa natin ang pagkilala natin kay Jesus sa pamamagitan ng pagdarasal ng Santo Rosario. Sa bawat misteryo ng buhay ni Jesus, sinasamahan natin siya sa pagdarasal ng Rosario. Kaya nga, sa tuwa at hapis, liwanag at luwalhati na bahagi ng buhay ni Jesus, napapalapit tayo sa Kanya tuwing ito ay pinagninilayan natin kapag tayo ay nagdarasal ng Santo Rosario. Kaya nga, araw-araw tayong magdasal ng Rosario kasama ng mahal na Birheng Maria. Sapagkat kahit kailan, hindi tayo pababayaan ng mahal na ina na malayo sa kanyang anak na si Jesus. Sapagkat iyan ang papel ng mahal na Birheng Maria sa ating buhay na tayo ay ilapit kay Jesus. Sa tuwing tayo ay nasasadlak sa kasalanan, tayo ay lumalayo kay Jesus. Hindi si Jesus ang lumalayo sa atin. Tayo ang pumili na mapalayo kay Jesus. At si Maria na ating ina ang ating nagiging takbuhan sa mga pagkakataon na tayo ay nalalayo sa kanyang anak. Sapagkat alam natin na sa tulong ng mahal na Birheng Maria, tayo ay ilalapit niya pabalik kay Jesus. Tayo ay aakayin ng mahal na Birheng Maria patungo sa tunay na liwanag ng ating buhay, ang ating Panginoong Hesukristo. Kaya nga, ang pagdiriwang ng kapistahan ng mahal na Birheng Maria
ay hindi nakatuon sa kanya. Ito ay nakatuon at nakasentro lagi sa kanyang anak. Kaya sa bawat pagdiriwang ng liturhiya, maging ito man ay sa mahal na Birheng Maria o pagkilala sa mga banal, ito ay laging nakasentro sa ating Panginoong Hesukristo. Mga kapatid, tanungin natin ang ating sarili, nasaan na ba tayo? Tayo ba ay malayo na kay Jesus? Tayo ba ay nagpapaalipin sa kasalanan? Tayo ba ay nasasadlak at pinanghihinaan ng pananampalataya? Kapatid, huwag tayong mawala ng pag-asa. Sapagkat sa pagdiriwang natin ng kapistahan ng Mahal na Birheng Maria, tayo, ang bawat isa sa atin, ay pinapaalalahanan na hindi tayo nag-iisa. Kasama natin si Maria, ilalapit niya tayo sa tunay na liwanag ng ating buhay. Tayo ay kanyang ipapanalangin ngayon at hanggang sa oras ng ating kamatayan. Kaya nga, sa mga panahon na tayo ay pinanghihinaan ng loob sa hirap ng buhay, sa mga pagkakataon na hindi natin alam kung saan ang direksyon natin, sa mga pagkakataon na tila ba ang bigat ng ating pasanin, huwag nating kalimutan hingin ang tulong at panalangin ni Maria upang ang bawat isa sa atin ay patuloy niyang ilapit pabalik sa kanyang anak, ang ating Panginoong Hesukristo. Upang ang bawat isa sa atin ay akayin niya pabalik sa mahal na poong Jesus Nazareno. At huwag din nating kalimutan na tayo din ay maging daan upang ang mga kapatid ay makaranas ng pag-asa ni Kristo. Ikaw at ako ay magiging instrumento upang ang ating mga kapatid na naliligaw at nasa kadiliman ay maakay din natin pabalik kay Jesus. Mga minamahal kong kapatid, huwag tayong magdalawang isip na tumakbo o lumapit sa ating mahal na ina. Ano man ang ating pinagdadaanan sa buhay, sapagkat sa tuwa at hapis, liwanag at luwalhati ng ating buhay, hindi mangingimi ang ating mahal na ina na tayo ay hagkan, tulungan at kalingain pabalik kay Jesus. Tayo, ikaw at ako, ay nakasisigurado sa kanyang makainang pag-aaruga at pagmamahal. Kaya, huwag kang mag-alinlangan, huwag kang matakot, sapagkat kasama natin ang Mahal na Birheng Maria. Ang rosaryo ng Mahal na Ina ang magpapaalaala sa iyo na hindi kanya iiwan, na handa kanyang tulungan at kalingain ngayon hanggang sa oras ng kamatayan. Kaya nga, nawa, ang rosaryong dala mo ngayon ay laging magpaalala sa iyo ng mapagkandiling pagmamahal ng Mahal na Birheng Maria, sapagkat ang pagmamahal na ito ng Mahal na Ina ang magdadala lahat sa atin pabalik kay Jesus. Mga kapatid, araw-araw tayo magdasal ng Santo Rosario sa bawat sandali ng ating buhay, sa tuwa at hapis, liwanag at luwalhati. Magdasal tayo ng Rosario kasama ng Mahal na Ina upang
mapalapit sa kanyang anak, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Amen. Magsitayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, manalangin tayo sa ating Ama sa tulong ng makapangyarihang pamamagitan ng Mahal na Birheng Maria, Reyna ng Banal na Rosaryo. Ama, pagpalain mo kami sa pamamagitan ng mga panalangin ng Birheng Maria. Ama, pagpalain mo kami sa pamamagitan ng mga panalangin ng Birheng Maria. Tulad ni Maria, naway pagnilayan ng simbahan ang misteryo ng buhay at pag-ibig ng Diyos na nahayag kay Kristo at sa mga pangyayari ng ating panahon, manalangin tayo. Ama, pagpalain mo kami sa pamamagitan ng mga panalangin ng Birheng Maria. Sa halip na tustusan ng mga bansa ang kanilang mga sandatang pandigma at pangwasak, naway higit nilang paglaanan ang mga kagamitan para sa pagtataguyod ng kapayapaan, manalangin tayo. Ama, pagpalain mo kami sa pamamagitan ng mga panalangin ng Birheng Maria. Kaysa ni Maria, tayo naway magpatuloy sa pananalangin at pagsisikap na matupad ang plano ng Diyos para sa ating kaligtasan. Manalangin tayo. Ama, pagpalain mo kami sa pamamagitan ng mga panalangin ng Birheng Maria. Sa pamamagitan ng makainang pangangalaga ni Maria, ang mga may sakit at nagdadalamhati naway makatagpo ng paghilom at paglubag ng kalooban, manalangin tayo. Ama, pagpalain mo kami sa pamamagitan ng mga panalangin ng Birheng Maria. Ang mga yumaong tapat sa Panginoon, naway magtamasa ng buhay na walang hanggan, manalangin tayo. Ama, pagpalain mo kami sa pamamagitan ng mga panalangin ng Birheng Maria. Isama natin sa ating mga panalangin ng mga kabataan, nawa ay magkaroon sila ng lakas ng loob upang makatugon sa tawag ng Diyos sa bukasyon ng pagpapari o pagiging relihiyoso o relihiyosa. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, pagpalain mo kami sa pamamagitan ng mga panalangin ng Birheng Maria. Tahimik nating itaas ngayon ang ating mga kahilingan. Ama naming nasa langit, pinasasalamatan ka namin para sa rosaryo at sa mensahe ng kapayapaan na hatid ni Maria sa aming mundo. Inihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Itong alak at tinapay ay handog sa'yo, Ama. Ito'y bunga ng aming gawang iyong pinagpala. Sumasamo ang iyong bayan, tangkapit iyong basbasan. Nang sa amin maging tunay na katawa at dugo ng Magsitayo po ang lahat.
Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming mapagmahal, gawin mong ang mga alay na aming hain ang siyang maghanda upang kami maging dapat makinabang sa mga pangako ni Hesukristo na aming ginugunita sa mga banal na misteryo bilang tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Bukod mong pinagpalang maging ina ni Hesukristo, ang mahal na birheng nagpupuri at nagagalak sa iyo. Ikaw ang gumawa ng tanang dakilang bagay. Ikaw ang lumingap sa lahat kailanman. Nilingap mo ang mahal na birhen bilang iyong abang alipin na iyong binigyan ng tungkuling kumalinga sa anak mong manunubos namin. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naririto sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsilud po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na iyahandog para sa inyo." Gayundin naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo ay babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo po ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa
ni Jose na aming obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo po sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at maging tapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak na puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista, ni Amang San Benito, Santa Teresita, San Lorenzo Ruiz at San Pedro Calungsod, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubiling ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagkapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon nawa ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilud po ang lahat. Mga kapatid, ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ang kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Pagsanglang na ako ng katawan tugon ng Kristo hanggang sa buhay na walang hanggan. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amin, pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katauhan ni Kristo, at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Minsan
ang buhay ay isang awit ng galak at mayroong liwanag na tatanglaw sa ating pagyapak. Minsan ang buhay ay isang awit ng luma at siyang papawi nito ay ang pag-asa ng umaga. At kahit anong tindi ng unos, kahit anong tindi ng dilim, may isang inang nagmamatiyag, nagmamahal sa atin. Awit niya'y pag-ibig ng Diyos, tawag niya'y magbalik loob, turo niya'y buhay ng Diyos lamang sa atin nagkaloob. O inang mahal, narito kami, awit-awit ang Ave Maria at dalangin ng bawat pamilya'y kapayapaan, pagkakaisa. Ang rosaryo mong hawak namin at awit-awit ang Ave Maria, puspus ka ng diwang banal, tinggi ng aming payak na dasal. Ihatid mo kami sa langit ng Amang mapagmahal. Mahal, narito kami, awit-awit ang Ave Maria sa anak mong si Jesus. Puso namin ay ihandog ang rosaryo mong hawak namin at awit-awit ang Ave Maria, puspus ka ng diwang banal, tinggi ng aming payak na dasal. Ihatid mo kami sa langit ng Amang mapagmahal. Announcement, available na po ang ating mga All Souls envelope. Sa mga nagnanais, maaari kayong kumuha
na malapit sa mga pintuan ng ating simbahan o sa Information Guard. Isulat lamang po ang mga pangalan ng mga kamag-anak, kaibigan at mga kakilalang na mayapa na o sumakabilang buhay na. At sa buong buwan ng Nobyembre, ito po ay ating isasama sa lahat ng mga misa na nagaganap sa ating simbahan. Pagkatapos ng misa, bibisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming lumikha, sa pagtanggap namin sa banal na pakikinabang, inihahayag namin ang pagkamatay at pagkabuhay ng anak mong banal. Kaming nakikiisa sa kanyang tiniis, ay marapatin mong makasalo sa kasiyahan at kalwalhatian sa langit. Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtan nawa nila ang inyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahin at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang pangako noon nila sa binyag na ikaw ay kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Naialay na natin ang misa. Humayo kayong taglay ang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintuho ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, ninulwalhati namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, ninulwalhati namin.